Welcome to Philippine Best Bullies. At habang tayo ay bumabiyahe ng napakalayo, sinamantala ko ang pagkakataon upang mag-record ng isang video. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ano ang gagawin ko, anong paraan ko, anong dapat kong isipin at anong dapat kong paghandaan kung ako'y papasok bilang isang American Bully Breeder. Dapat mo isipin. Tatlo kasi yan bago ka magpumasok bilang mga aso o nag-aaso. Una, gusto kong mag-alaga ng American Bully dahil gusto ko lang mag-alaga. Alaga lang. Walang halong business, walang halong ibang intensyon. Gusto ko lang mag-alaga ng aso. Ang gusto kong alaga ang aso ay American Bully Breed. Pangalawa, gusto kong mag-alaga ng isang aso. At gusto ko, dahil kaya ako mag-aalaga, gusto kong mag-show. Pero ang pangatlo, gusto kong mag-alaga ng American Bully at pasukin ang business ng isang breeder. Ayan. Pero ang pipiliin muna natin ngayon, yung pangatlo, ano ba ang tips bago ako bumili ng isang American Bully at para ako'y maging isang breeder at kumita sa pagbubuli? Tandaan nyo, pagaya na sinabi ni BTK Mark, nabasa ko kagabi, malalaman mo lang nasayang ang pera na pinambili mo sa isang American Bully kapag ikaw ay nag-show. Ay silat ang nabili ko. Sayang lang ang pera mo. Sayang lang ang puhunan mo. Ayun, tandaan nyo rin. Walang breeder o walang nagbebenta ng aso na sasabihin ay pangit ang kanyang produkto. Tandaan niyo yan. Walang magsasalita niyan. Kapag ikaw ay binebentahan ng isang American Bully, depende nila kung kilala ka talaga at marunong ka tumingin. Aamin yan. Pero kung ikaw ay tatanga-tanga at gusto mong masayang ang pera mo, hindi niya sasabihin sa'yo na ang kanyang binebenta o ang kanyang produkto o ang kanyang ipinoroduce na tuta na bibilin mo ay pangit na American Bully. Tandaan niya yan. Ang sasabihin lang sa inyo yan, maganda to. Maganda yan. Puro kagandahan lang sasabihin. Pero yung pangit, nakapintasan ang binibenta niya na American Bully, hindi niya sasabihin yun. Hindi sasabihin ng breeder yun. Not unless nakilala ka na American Bully breeder din. Pero kapag ka, sinabi ko nga, kapag ka ikaw ay tatanga-tanga, malalaman mo na lang na ang nabili mong American Bully ay hindi pala mukhang bully. Dahil ikaw ay nabully. Ayun. Kagaya nga lang pumunta sa aming kaibigan namin na bago pa lang sa pagbubuli. Bro, punta ka naman sa bahay. Dami kong nabiling bully. Marami ka pala nabiling bully. Saan mo naman pinagkukuha yan? Sinabi niya doon, ganyan, si ganito, ganyan. Di puntaan natin, tingnan natin. Nung nakita namin, ang mga biniling American Bully ay puro sabit. Kaya, ang tanong niya sa amin, ano ang gagawin ko? Ang sinabi na lang namin, ibenta mo na lang at bumili ka ulit ng bago. Ayun, ang ginawa niya, pinagbibenta niya at siya bumili na ng maayos-ayos at magandang American Bully. Kaya tandaan nyo, una pa lang, kung kayo magbibreed, huwag kayong basta bili ng bili. Tandaan nyo yan. Magtanong kayo doon sa marunong. At tandaan nyo, walang nagbebenta na sasabihin niya yung produkto niya ay pangit.
Siguro magaganda yan. Kaya magkatanga-tanga. Ayun. Okay, natutunan na kayo, ha. Pangalawa, siyempre, kung magbibreed ka at gusto mo business, kunin mo female. Female lang kunin mo. Pero iba ang ano eh, si Marley Jaya, iba naman ang approach niya eh. Talagang kinukuha niya male. Pero hanggat maaari, mas maganda female kung nagsisimula ka pa lang. Eh bakit? Hindi. Paano ba titingnan namin? Eh female ang kukunin ko. Tingnan mo yung dam na pinanggalingan ng tuta. Ako kasi, ang tinitingnan ko kung ilan agad ang napoproduce nung dam o nung magulang na babae nung papi. Yan ang tinitingnan ko kung marami magproduce. Tinatanong ko agad, nakakailang produce na ba ang magulang niya? Mga nakakatatlo na yan. Kada produce niya ba ay maraming tuta na napoproduce? Oo. Average tuta niyan, siyam. Kada isang breeding. Yun ang tinatawag na tubong lugaw. Tubong lugaw ka kagad dahil yun mo, bumili ka ng female. Eh kung mag-produce siyam kada average, eh tubong lugaw ka kagad. Lamang ka kagad ng walong piraso, di ba? Bumili ka ng isang tuta na female, eh nakapag-binrid mo, siyam agad ang lumabas, tubo agad ng walong tuta. Tubong lugaw ka kagad. Yan ang titignan mo, yung dam. Kasi mostly 70 to 80% kapag ka female ang papi, 70 to 80% kahawig yan ng dam. Ah, yan ang tips 101. Tingnan mo yung dam. Ha? Kung ilan ang napoproduce, kung maraming tuta ba. Pag maraming tuta, syempre, marami kang benta. O, di ba? Yan. Hindi tinuturo yan. Hindi, wala sa ano yan, sa Google. Yun ang agad ang tingnan mo. Pangalawa, syempre, mostly ganun eh. Tinitignan yung magulang. Pero sabi nga ni Nico Morada, tandaan nyo rin, pwede rin yung kuhanin ng mga sinasabi ng ibang OG na huwag kayong titingin kung gusto mo naman ay itsura. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung gusto mo na makabawi agad at sampapuhunan agad, tingnan mo kung gaano kadami mag-produce ang nanay. Kasi mostly 70 to 80% ganun din yung papi na female na pinroduce niya. Yan ay isa kung talagang gusto mo mabalik agad ang pera. Pero kung ang titignan mo naman ay ang looks ng tuta at ang standard conformation ng tuta, titignan mo yung magulang. Pero hindi yun ang magiging basis mo. Kasi papi pa nga lang eh. Titignan mo magulang kung ano itsura. Pero hindi yun ang magiging basis mo. Ang magiging basis mo talaga ay titignan mo yung tuta o ano ang itsura. Mostly yan, mga 2 weeks. Ako kasi minsan 2 weeks, 3 weeks. Itignan ko na yan kung gano'ng kakapal ang tuta. By experience kasi, mostly mga 2 to 3 weeks, average yung katawan niya, average ng ulo, ganyan din ang magiging ano niya, 1 year, yung average ng ano, ng conformation o yung structure ng aso. Mga 3 weeks na tuta, pag makapal yan at malaki ulo sa 3 weeks, ganyan. Mostly yan, 1 year old, ganun din average niyan. Meron kasing pagdating kasi ng 1 month, lalo na kung magbabago ka na o papaguhin mo na yung kanyang way ng pagkain, ialisin mo na siya sa milk, nagbabago pa yung itsura niya, pumapayat, nag-a-adjust yung katawan. Yun. Kaya ako minsan tinitingnan ko 3 weeks, tinitingnan ko na siya. After 1 month, kakain na yan, mag-a-adjust yung kanyang itsura. Minsan pumapayat, ganyan. Mga 2 months, saka palang maayos yung katawan. Ganun. Huwag kang titingin sa magulang, titignan mo yung tuta. Huwag ka rin titingin sa pets. Tignan mo yung bibili mong tuta kung ano ito.
na, di ba? Ayos na yan. Okay na yan. Medyo mahaba-haba na yung ating tips 101. Pero itutuloy natin yan sa part 2. Sana may matutunan kayo. Lagi kong paalala sa inyo, pag bibili kayo ng tuta, huwag kayong tatanga-tanga. Dahil once kayo, pag tatanga-tanga kayo, sayang lang ang pera nyong pinambili at pinag-ipunan nyo. Tandaan yan. Okay? That's all. At sabi ko nga sa inyo, lagi nyong panoorin ang Philippine Best Bullies at ang aming mga video ay informative. Tandaan yan. Hindi lang kami nag-video-video dyan kung ano-ano. Informative kami, yun ang gusto namin. Salamat sa inyo, saludo sa lahat ng mga nagbubuli. At lagi namin pinapaalala sa inyo, ang may pinakamagandang aso sa buong mundo at ang may pinakamagandang bully dito lamang sa Pilipinas. Kaya ang ating pangalan ng ating channel ay Philippine Best Bullies. Salamat!